timplahan muna natin itong giniling. Ito ay kalahating kilo. Maglagay tayo ng asin. Paminta. Knorr seasoning. Maglagay tayo ng pampalasa. And then, haluin natin. While waiting, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking latest recipes. Ayan, ilagay na natin itong ating sibuyas, kintsay, carrots, lalagay ako dito ng breadcrumbs at dalawang itlog. And then haluin natin gamit ang ating kamay para ma-mix ng maigi. Ayan, namumold na siya. Pwede na natin itong balutin. Ayan, magbalot na tayo. Meron ako ditong lumpia wrapper. Ang size nito is small size. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon na Shanghai mix. Ayan. And then, kailangan malinis ang kamay. Ako ay naghugas na. Ayan, i-spread natin hanggang dulo. Ayan, ganyan. And then, i-fold natin. Pati yung sa gilid, folding natin yan. Ganyan. And then, i-roll na natin. And then, may ginawa ako ditong pandikit. Ito ay arena na may tubig. Lagyan lang natin yung dulo. Ayan, ganyan. And then, i-roll na natin. Ayan yung ating Shanghai. Pwede natin itong per piece or pwede natin putulin sa gitna. Depende na sa atin kung anong serving natin. Ayan, itutuloy lang natin ang proseso sa natitira pa nating Shanghai mix. Ito na yung ating Shanghai. Tapos na ako magbalot. Ayan, nakagawa ako ng 42 pieces. Pwede na ito for frying. Ayan, mainit na yung ating mantika. Prito na tayo. Thank you.
tinapay na ito, hanguin na natin. Ito na ang ating lumpiang Shanghai. Ready na? Tikman natin. Sarap.